What's up mga ka-hoops? At linabas na nga ang schedule ng Gilas. Ang una nating makakabangga ay ang team ng Italy. Alam nyo na siguro mga ka-hoops kung gaano kalakas ang team na ito. Pero ito ay sarili kong review regarding sa mga possible matchup na mangyayari sa August 1, 2019. At bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin na di lahat ng mababanggit na players ay makakalaro sa August 1. So okay tayo dyan mga ka-hoops ha? Sige, magsimula na tayo. Well, ang unang magkakatapat ay si Amadeo De La Valle laban kay Jason William Castro. Si De La Valle ay point guard at shooting guard ng Italy. 25 years old at 6'4 ang tangkad. Naging MVP ito sa Italian Super Cup noong 2015 at sumali din ito sa NBA draft noong 2014 kaso di pinalad na makuha. Magaling ito when it comes sa ball handling at sharp 3-point shooter din. Mas matangkad kay Castro pero pagdating sa bilis ng galaw kay Castro parin ako. At best point guard of Asia yan eh. Kaya sa tingin ko kaya ni Castro yan. Sunod naman nating tapatan ay si Diego Flaccadori laban kay Remy Martin. Si Flaccadori ay shooting guard ng Italy. 22 years old, 6'4 din ang tangkad. May tira ito sa loob at sa labas at matinik din sa dress. Sa katunayan sa LBA tawag sa kanya the shooting machine. Si Martin naman ay athletic, mabilis, buwis buhay kada laro na pinaparehas nga kay Westbrook ng OKC. Magandang tapatan ito kung sakali. Ito ang isa sa mga gusto kong mapanood na tapatan mga ka-hoops. Si Diego Datome laban kay Jordan Clarkson. Si Datome ay small forward position, 31 years old, 6'8 ang tangkad. Kung pagdating sa experience marami talaga itong si Datome. Nakalaro na rin siya sa ilang team sa NBA G League. Sa katunayan naging MVP siya sa kakatapos lang na Turkish Cup 2019. Magaling ito sa in and out scoring pero di naman papatalo si JC. Kung sakaling makalaro ito sa World Cup dahil base sa linalaro ngayon ni Clarkson sa NBA, legit scorer inside and out plays. Samahan mo pa ng assist kaya sa tingin ko mahihirapan si Datome. Tinututukan din ang matchup dito mga ka-hoops ay ang parehong NBA veteran na si Marco Bellinelli kontra kay Andre Blatch. Si Bellinelli ay small forward position, 6'6 ang height at 32 years old. Naglalaro ito sa NBA ngayon at nasa kuponan siya ng San Antonio Spurs. At active NBA player ito ha, mga ka-hoops. Maraming teams na rin ang napuntahan niya sa NBA kaya kung sa experience sobrang sobra na ito. Legit 3-point shooter at sa katunayan nanalo siya sa NBA 3-point shootout champion noong 2014 NBA All-Star. Kung ikukumpara natin yung 3-point shooting, meron din naman niyan si Andre Blatch. At mas malaki din na si Andre pero ang dapat lang agapan ni Blatch dito ay ang pagtira sa labas ni Bellinelli. At ang panghuli natin sa matchup ay si Danilo Gallinari laban kay The Kraken Junmar Fajardo. Si Gallinari ay power forward at center position. 30 years old, 6'10 ang tangkad, kasalukuyan naglalaro ito sa LA Clippers NBA ka-hoops. Magaling ito kung sa magaling, active NBA player. May tira ito sa labas, sa loob, minsan nangangalabaw din. Yun ang pagsubok na dapat tapatan ni Junmar. But still, Junmar is Junmar. Kapag sumabog may paglalagyan ka talaga. Sa paglagay ko sa laro ni Junmar ngayon, kaya niyang tapatan ito kahit pa NBA caliber. Hindi sa inangat ko si Junmar o minamalit ko si Gallinari. Base lang ito ka-hoops sa pinakitang aggressiveness ni Junmar Fajardo sa huling laban nila kontra Kazakhstan. O paalala lang ha, lahat ng sinabi ko dito mga ka-hoops ay own review ko lang ha. Hindi ako nagmamagaling o lalong di rin ako nanghuhula. Base ito sa skills na pinakita nila sa mga huling laro nila.
pero ganun pa man, I support our own national team dahil Pilipino ako. Pero kayo mga ka-hoops, ano sa palagay nyo? Kaya ba talagang tapatan ng gilas ang Italia? Pag-usapan natin yan sa comment section. Shoutout kay Joker Samuya, JJ Daben, at kay 0950-1409-534 and Ezra Lin. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel at panonood sa mga videos mga ka-hoops. At patuloy akong magbibigay ng mga updates sa inyo patungkol sa mundo ng basketball. Yun lang mga ka-hoops, God will bless you.